magandang umaga, magandang gabi, kung nasaan ka man nalupalot ng mundo ngayon, na gusto ko lang sabihin na good vibes lang tayo today. Sobrang ganda ng araw, napakarami natin pwedeng magpasalamat sa kada araw. So, samahan niyo ako. Gusto ko ituro sa inyo ngayon yung jump cue. So, kung paano yung tekniko, kung paano ako nandiyan-jump, gusto ko i-share sa inyo. And sana may matutunan kayo dito sa video na to. Good vibes lang tayo. Dapat start your day with a smile and believe in yourself. So, tara! So ito mga guys, papakita ko sa inyo step by step kung paano siya tinitira kapag tatlong bola yung pagitan ng cue ball at saka dun sa pagtatalunan. So kung makikita nyo, ayan. So tatlong bola siya. Mamaya, napapakita ko na sa inyo kapag dalawa na lang yung pagitan hanggang sa makarating tayo sa isa. So ngayon, papakita ko na sa inyo tatlo. Ganito, kapag tatlo lang yung pagitan, so medyo hindi siya ganun kahirap kasi hindi mo sobrang lapit doon sa ano. So hindi mo kailangan tumaas ng todo-todo. So ang step one is siyempre, ganun mo yung patama. Makakatulong kapag dumapa ka muna, parang yung normal na tira lang, parang imagine mo lang, tumitira ka lang, hindi ka mag-jump. Sabay itayo mo yung katawan mo. So parang hindi ka rin nawawala doon sa patama. Siyempre, step 2, kailangan yung kung saan gusto patamaan yung cue ball, which is normally lagi nasa gitna lang yun. Dapat doon lang kasi konting spin lang, hindi iba talaga yung nosing stop jump ito, hindi iba talaga so nasa-apply ka. Siyempre, yung step 3, kailangan magtisa ka. Kahit anong galing mo, kapag nakalimutan mo magtisa, patay tayo yan. So ngayon, makita ko sa inyo. So, step 1 nga, kung nari, kumitira lang ako, diba? Step 2, siyempre, yung sa gitna. Make sure ko talaga na nasa gitna lang kung tatamaan yung cue ball. Kapag ready ka na. So, ito naman yung side view. Siyempre, step 1, i-aim na may yung katawan mo. And makakatulong nga. Gaya yung sinabi ko yung kumari, mas ibaba mo yung katawan mo na konti bago mo itaas. So, step 1, i-aim mo may igi. Step 2, i-make sure mo na talagang sa gitna mo siya may. And siyempre yung step rin natin, yung tisa. Nakapag-tisa na ako. So, ayan. Pag ready na, bitaw. So, ito na guys. Tapos na tayo dun sa tatlong bola yung pagitan kanina. So, ito na kasi sabi ko na dalawang bola naman yung pagitan. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko babaguhin yung elevation ko kapag dalawang bola na kasi since mas malapit na siya and mas mahirap na siya doon sa unang pinakita ko sa tatlong bola. So, yan. Kung makikita nyo, medyo halos isang takal na lang ang differential niya. So, siyempre ganun pa rin ang aiming natin. So, i-position mo pa rin yung sarili mo doon sa gusto mong patama para maulog yung pinitira mo and siyempre, pangalawa, dapat straight talaga yung hit ball sa cue ball. Yun yung pinaka-importante. And siyempre, pangatlo, alam nyo na yun, mag-tisa ka. Dahil pag walang tisa, patay ka yung rider. So, yun. So, kung mapapansin nyo, step 1, aim yung katawan mo, siyempre. Kung mapapansin nyo ngayon, medyo mas mataas na yung elevation mo na konti. Kaysa dun sa una, para lang mas kailangan ko ng mas mataas na elevation para mas tumalon ka, mas malapit na. So, yan. Kapag ready ka na, step 2 siyempre,
kailangan hindi gagawin talaga yung puso mo. And mahimik mo talaga siya sa gitna. Kung mapapansin nyo ngayon, mas mataas na ako kaysa dun sa unang pinakita ko na tatlong bolong pagitan. Since medyo malapit na talaga siya. So, kapag ready ka na, so, ito na nga guys, dito tayo ngayon sa isang bola na lang yung pagitan. Medyo talagang mahirap na to dahil kahit na pro, hindi basta-basta nakakatira nito. EL lang yung nakakatira talaga ng pin. Dahil since mahirap talaga siya, pero sa mga nakakilala sa akin na talagang normally tinitira ko talaga yung ganyan. So, mapakita ko sa inyo yung technique dahil iba na to. Kung mapansin, isang bola na lang yung pagitan. So, tanggalin na natin. Siyempre, step 1 pa rin, yung aim mo pa rin yung katawan mo, siyempre, dun sa gusto mo patama. And step 2, medyo mag-iba na tayo. Makikita nyo, mapapansin nyo yung sobrang taas na ng elevation ko dahil since sobrang lapit na talaga. And hindi na sa gitnang bola yung patama natin. Halos dun na sa edge ng bola para talaga siya tumalon. Medyo elevate yung sarili mo. Sa pinaka hanggang komportable ka pa rin. So, kailangan kasi naka-elevate ka talaga. Pero ilagay mo rin sa pinaka-komportable ka. Huwag din sobrang taas. Mamaya, kaya na rin sobrang komportable. So, hanapin mo. Ikaw ang maghahanap dun sa sarili mo. So, ako, mapapansin nyo. Ayan, sobrang taas na. And nasa edge na talaga yung aiming ko. So, kapag ready ka na, syempre, pwede mo nang bitawan. Hindi mo ito kailangan sobrang takasan dahil hindi naman kailangan. Yung tama na, para mo siyang pipitigil. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko hinahawakan yung jab cue. So normally, makapansin nyo, depende nga sa layo, sa distansya, pwede kang kumawak dito sa dulo, pwede dito sa gitna ng bat. Pero pag ganyan kasi kalapit, ako, halos sa taas pa, so normal dito na ako mahawak dito. So, kung yung kalahati ng bat, medyo angat mo pa na konti. Basta yung mga sobrang lalapit na siya. Tapos, para hindi mo na kailangan pumuwersan ng todo na sobrang lakas. So, kasi may iba, kaya yung iba hindi makapagpa-jump ng ganito, mali yung hawak nila. So, dapat talaga hawak mo dito, so medyo sa taas. Kung mapapansin mo, ganyan na lang siya, ganyan na lang ang hawak ko. Tapos yan, kung ano yung pinaka-kaya ng katawan mong elevate, nasa yun na yun. Hanapin mo yun. So kapag ready ka na, try mo siya. Mapansin yun, hindi ko naman nilalakas na ito. Oh my God! Oh my God! Matatiyok, di ba? Hindi ka nang tisa! Kasi kinalimutan nyo, dapat sinabi niyo kung kitisa ako. Kasi sinabi niyo kung kitisa eh. Sa inyo, hindi ako nang tisa. Kamulay ko rin. Okay, hindi na tayo sasablay kasi titisa ako. Kailangan ko pala sabihin yung titisa. Tintik na titisa yan. So yun na guys, ito na. Tisa ako na talaga. Hindi na sasablay ito. Pwede niya ipustay mo kami din. Kung mapansin niyo, hawak mo kamay ko. Matras pa. Wala pa rin ito. Do
Doon tayo nagtatapos, guys. Alam ko, nasayang ko na naman yung ilang minuto ng buhay nyo. Pero ganun pa man, maraming maraming salamat sa mga nanood. Gusto ko pa rin sabihin, at the end of the day, siyempre, ikaw pa rin ang makakapag-improve ng sarili mo. Yung na-share kong technique sa inyo, parang guide lang yun. Pero siyempre, kagaya nga na sinasabi ko, kayo pa rin ang dapat na mag-insayo. And pag-aralan nyo maigi kung ano yung timing ng katawan nyo. Kasi iba-iba tayo ng pulso. Maaaring sabihin ko sa inyo na ganito lang yung lakas na ginagawa ko. Pero since maladahok yung katawan nyo, pag yung simpleng ganun sa inyo, hanggang aparinan nakarating yung puti. So siyempre, ano yung timing ng lakas ng tira mo? So ikaw talaga magpa-practice nun. And siyempre, yung technique na naituro ko, guide lang yun. So sana makatulong yun. And kapag nakatulong, sana mag-comment ka or itag mo ako. Kasi talaga magiging masaya talaga ako pagka nakatulong itong simpleng junkie ko na master daw. Sabi na, hindi, joke lang. Also, sa mga hindi pa nakapag-like and subscribe, syempre, sana please like and subscribe and ring the bell. Sa ulitin, maraming maraming salamat, guys. Peace out.